Hello mga kadons, mga katits, welcome to my YouTube channel. So, ang gagawin natin ngayon mga kadons ay gagawa tayo ng L-Rad na manual. So, ang ating gamit mga kadons. Mga kadons, mga katits, welcome to my YouTube channel. Please subscribe. Kung paano magawa ng L-Rad manual. So ito lang mga kadons, ang ating gawing rad. So nakuha ko ito mga kadons sa wire ng kurente. So ang number nito mga kadons ay 12. Number 12 itong mga kadons, yung sa kurente mga kadons ba. Ito lang ang kunin yung mga kadons. Tapos magsukat lang kayo ng dito sa handle niya, sukat lang kayo ng 4 inches. 4 inches lang mga kadons sa handle niya. So sukat lang kayo ng 4 inches mga kadons. Mga kadons. Yan. 4 inches. Tapos dito sa dulo niya, sukat kayo ng 11 inches. 11 inches mga kadons. Ito. Dito. 11 inches. Mula dito sa mula dito patungoy ko sa dulo. At saka 4 inches mga kadons yung handle niya. Tapos kailangan natin mga kadons ng copper tube na maliit. Ganito mga kadons. Ganito kaliit. Yung pinakaliit na copper tube. Saka kailangan natin ng magnetic wire mga kadons na number 21. So ito ang gawin natin na power load. So magsimula tayo mga kadons sa paggawa ng power load. So bago pa lang lahat mga kadons ay kung bago ka lang napadpad sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe, paki-like at paki-pindot ang notification bell para updated ka lagi sa mga i-upload kong video. So, bago tayo magsimula guys, shoutout muna tayo. Shoutout kay Neil Mordin TV, bro. Shoutout sa'yo, bro. Shoutout kay Choi TV, Choi. Shoutout sa'yo, Choi. At shoutout kay Dudong Bilyomer from Davao City, bro. Shoutout sa'yo, bro. Shoutout kay Rinsey Figao. And shoutout kay Bistag Hunter. And shout out din kay Clipper Compass. Clipper Compass, shout out sa iyo, bro. At sa lahat ng mga viewers natin, sa ating mga subscribers, idol, mga addons, mga katets, maraming salamat po sa inyong pag-subscribe at pag-subaybay ng aking channel. So, maraming salamat. Salamat po sa inyong lahat. So, ito na mga addons, simulan na natin na gumawa ng L-Rad na manual. So, simple lang ating mga gamit mga addons. Hindi ka na makagasto ng mahal dito. So kung wala kang magbili ng mamahaling gamit, so ito lang muna ang gagawin yung mga kadons. Effective naman po ito mga kadons kasi nasubok ko na ito sa site. So mga kadons, una mga kadons ay 19 lang muna, tapos i-cut natin, tapos mag-i-series natin yung 30 para magiging 49. So ganito mga kadons, umpisa na natin. So ayan mga kadons, 19. So ikakat natin mga kadons ating putulin to. Thank you.
So ito na mga kadons, nakat na po natin. Pagdating ng 19, so mag-turn naman tayo hanggang 30 na ikot. So ito na mga kadons, nakabit na po natin yung patungo sa 30 na ikot. So continue natin mga kadons. Hanggang 30 tayo mga kadons. Pagkatapos ng 19, 30. So ito na mga kadons. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So ayan mga kadons, 30 na naikot. So lagyan natin ito ng pandikit. Pagkatapos ng 30 mga kadons, ay lagyan natin ng masking tape kasi babalik tayo na ikot 47. So lagyan natin ng masking tape mga kadons. So ito na mga kadons, ay ibabalik na natin hanggang 47. So nalagyan na natin ng masking tape. So ito na mga kadons, natapos na natin ibalik yung 47 na ikot. Ito mga kadons. So ang una mga kadons, ilalim ay 19, tapos kinating natin, tapos series tayo ng 30 na ikot, tapos nilagyan natin ng masking tape at pabalik tayo ng 47 mga kadons. So dito yon 47. So pagkatapos nito mga kadons ay kakatingin natin dito mga kadons. So puputulin natin dito itong kasi mahaba ang natira ng ating cover chop. So putulin natin mga kadons. So ito na mga kadons, naputol na natin dito ang ating power load. So nagawa na natin ating power load. So ilagay natin dito mga kadons sa ating ilrad. Yan. So dito natin siya ilagay mga kadons, dito. Tapos mag-iwan lang tayo dito mga kadons ng 1 inches dito mga kadons. 1 inches mula dito sa dito tayo nagkuhan sa handle niya. Dito 1 inches lang. Yan mga kadons. Dito tayo mag lagay ng masking tape mga kadons. Lagyan natin yung masking tape para wala siyang ground dito sa ating body. So lagyan natin. So magsukat kayo dito mga kadons. So ito ang gawin niyong sukat para hindi siya lumampas. So ayan, mula dito. Dito tayo maglagay ng tip. So ito na mga kadons. So nalagyan na natin ang masking tape. So papasok na natin ito ang ating power load. So ayan mga kadons. Ito. Lagay na natin. Ayan mga kadons. Actually mga kadons, itong isa mga kadons, itong partner niya, nagawa ko na. Para hindi mahaba yung ating video. So ginawa ko na lang itong isa. Inuna ko itong isa mga kadons. Para yung video natin ay hindi mahaba. So ito yung natapos natin mga kadons. Ito yun. So ito namang isa ang ating ginagawan. So pagkatapos nyo ilagay dito mga kadons, nalagyan nyo na ng masking tape sa ilalim para wala siyang ground sa body. So lagyan natin ng pangdikit dito. So sukatin muna natin mga kadons kung 1 inches ba ang natira. So ayan mga kadons, 1 inches. So atin lang silang ikon mga kadons, ipantay. So ayan, pantay sila mga kadons. So lagyan natin ng pandikit. Ito.
Channel. Itong social media platform na dedicated sa mga animal lovers at sa mga tao na may hiling tumukla sa bagong kalaman. Ako nga pala si Noor, ang inyong host, at umpisahan na natin. Mag-umpisa tayo sa species na makikita rito sa Pilipinas. Kapag sila ang mga leopard cat. Kaunting Pilipino lang ang nakakakilala sa species na to. At nakakatuwang isipin na may wild cat pala sa Pilipinas. May kita ang may love na pusa na to sa Palawan, Negros, Cebu at Panay. May kita rin sila sa Indonesia at Malaysia. Madalas silang ulihin ng mga chicken farmer dahil peside sa alagang manok ang tingin ng mga tao rito. Kaya kung isa kang Pinoy na nakatira sa Palawan, Negros, Cebu at Panay, huwag naman sana natin saktan ang natatanging wild cat sa ating bansa bilang respeto sa magandang Philippine biodiversity. Say no to illegal wildlife hunting. So, ayan mga kadons, tapos na natin lagyan. So, dito naman tayo mga kadons, gagawa ng quail sa dulo. So, ito na mga kadons, magawa tayo dito ng quail dito sa dulo. So, dito mga kadons, ay gagawa tayo ng 49. So, wala na tayong kakatingin mga kadons, 49, punta dito. Tapos, pabalik, 47. So, simulan natin mga kadons. Simulan natin. So, ito na mga kadons. Tapos na natin i-turn yung 49 na ikot. So, mula dito sa dulo, hanggang dito sa 49. So, ibalik natin mga kadons na ikot. Hindi na tayo maglalagay ng 1. So, 47 lang mga kadons. Pabalik natin 47. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, ito na mga kadons. Tapos na natin. 47 po dito sa ibabaw. At saka sa ilalim mga kadons ay 49. 49 at 47. So, wala na tayong kinating doon mga kadons. Dito lang tayo nagkating mga kadons. Sa umpisa, 19, tapos 30, tapos pabalik, 47. So, dito mga kadons, 47 sa ibaba. 49 sa ibaba, 47 sa ibabaw. So, ganun lang mga kadons. Tapos lagyan nyo ng pandikit. So, lagyan din nyo mga kadons ng electrical tip dito. So, lagyan natin ng electrical tip mga kadons. So, ayan mga kadons. Tapos ng ating L-rad. So, ganun lang kasimple mga kadons yung gagawin natin. So, kailangan lang kayo ng rad na ganito. Yung sa wire ng kurinte. 12 ang number nito mga kadons. 12 ang kanyang sukat. Saka, copper chub na maliit. Yan mga kadons, itong copper chub na maliit. Tapos, magnetic wire na number 21. So, kung ano ang rewind nyo dito mga kadons, kung ano ang sukat dito, dito sa dulo, ganun din ang sukat dito sa isa mga kadons, kasi dalawa to sila, na Eldrad. Kasi ito yung partner niya. So, kung wala kayong gamit mga kadons, na pang, kung wala kayong pangbili mga kadons ng gamit, so, gagawa na lang kayong mga kadons. So, ito ang atin na Eldrad version 1. So, at ganito ang paghawak mga kadons kapag gagamitin nito sa site. Ganyan lang mga kadons. Hindi nyo iganyan mga kadons. Hindi nyo iganyan. Kasi wala tong handle. Wala tong handle na ikot. Hawakan nyo lang. Ganito lang mga kadons. Ang purma. Ito mga kadons. Kaya kita ko. Ito mga kadons. Yan. Yan mga kadons. Yan. At dito, ilabas nyo mga kadons. Ito na. Ito mga kadons. Dito yan sa labas. Yan. Ganyan ang purma mga kadons. Ganyan. Ito siya. Hindi nyo giganyan mga kadons. Dapat ito, ganyan, ganyan. Tapos ito, ang tama nyo mga kadons ay dito sa dulo. Ganyan. Ganyan mga kadons. Huwag nyo lang lakas na ng ipit yung lalayan nyo lang mga kadons. Saka dito. Ganito rin ang paghawak. Kung anong hawak nyo dito sa kanan, ganoon din sa kaliwa. So, ganyan lang mga kadons. Ganyan, naka 2 degrees lang ang kanyang dulo. Dito mga kadons, itong dulo. Tapos 45 degrees lang ang dito. Sa dito lang kalayo, 45 degrees lang.
Ganun lang mga kadons, oh. Ganun lang. Paghawak, ganun lang. Bali, alalay lang mga kadons. Yan, ganun lang. Yan. So, subukan nyo mga kadons na ito na pag-rewind mga kadons. So, talagang dititik talaga to sa site nyo mga kadons. Kasi nasubukan ko na ito mga kadons na dito pag-rewind. So, accurate naman sa mga kadons. At siguro dahil lang mga kadons na maglukit kayo na yung site nyo ay positive at mayroong mga sign at may history mga kadons na napuntahan ng mga hapon. So, yun lang ang pinakimportante mga kadons. So, maliit lang siya mga kadons. Oh. 14 inches lang, 11 inches lang ang kanyang haba. Tapos, 4 inches dito sa kanyang handle. So, ganun lang mga kadons. Oh. Meron ka ng gamit na magagamit sa site mo mga kadons. Simple lang. Pero, accurate to mga kadons. Subukan niyo mga kadons. At sa hindi naman naniwala sa ating gawa, okay lang. At least, i-share ko sa inyo mga kadons ang aking natutunan. So, sa mga newbie dyan, sa mga bagong treasure hunter na gustong mag, na walang pambili ng gamit. So, ito lang muna mga kadons. Tsagaan nyo lang muna ito sa site nyo. Pero, accurate talaga ito mga kadons. Subukan nyo mga kadons. So, yun lang mga kadons. At maraming salamat sa inyong pagpanood at God bless sa inyong lahat. Thanks for watching mga kadons, mga katiets. God bless us all. Thank you.